Good day mga lords, so may panibago na namang offer patungkol dito kay Chris Newsom ng Meralco Bolts. At ayon nga dito mga lords, offer ng Northport sa Meralco, mas gusto ng Meralco kaysa sa offer ng Magnolia at Ginebra. Ito na ba ang final destination ni Chris Newsom? Ito ngayon mga lords ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, humihingi po ako ng like, share and subscribe. Maraming salamat. So matatandaan natin by February nga nag-post itong si Serge Novadua regarding nga dito kay Chris Newsom na baka mag-explore ng free agency. Kaya ngayon ang Meralco Bolts ay nilagay na nila sa trading block itong si Chris Newsom. At ayon din kayo Mr. Novadua, si Chris Newsom ay isa sa paboritong gwardiya ni Coach Tim Cone sa PBA ngayon. Pareho nila nire-represent ang bansa natin sa pamamagitan ng Gilas Pilipinas. At si Chris Newsom ay nilaglag ni Coach Shot Reyes sa World Cup lineup. At ito naman binigyan ng chance ni Coach Tim Cone para naman sa Asian Games at nag-excel ito. Isa pa dito sa naging sinabi ni Mr. Novadua, so sa takot nga ni ng Meralco Bolt na itong si Chris Newsom ay mag-explore ng free agency dito sa market matapos ngang mag-expire yung kontrata niya dito sa Meralco Bolt, kaya nilagay ito sa trading block. So ngayon nga mga lords, itong si Chris Newsom unang in-offer nga dito ng Magnolia Chicken Templados ay itong si Abo Trotter at Jirik Ahanmisi. Ngunit dito nga mga lords ay tinanggihan nga ito ng Meralco Bolts dahil hindi nga nila gusto ang itong si Jirik Ahanmisi dahil iba yung hinahanap nga nila dito. Okay na sa kanila itong si Abo Trotter, ngunit meron nga silang hinahanap dito ang mga lords kaya hindi nila makuha itong binibigay na kapalit dito kay Chris Newsom, itong Jirik Ahanmisi at saka itong Abo Trotter. So siguro mayroon dito mga lods sa hindi kulang sa skill ni Jirik Ahanmisi kaya ito inayawan ng Meralco Bolts. At ayon nga dito mga lods, ang gusto ng Meralco Bolts dito sa Magnolia Chicken Templados ay itong si Gio Halalon at itong si Abo Trotter. Tulad ng sinabi natin mga lods, walang problema dito kay Abo Trotter. Si Gio Halalon ang gusto. Ayon ito mga lods, ang paliwanag ni Coach Luigi Trillo, ayon sa interview kay Coach Luigi Trillo, hinihingi namin sa Magnolia si Trotter at Halalon. Pero mukhang di pa sila ready i-give up si Gio. Ang binigay nila si Jirik Ahanmisi, siyempre dininide namin na gusto namin kasi yung guard skill. Sa Ginebra naman, Onuoberi at Pisumal ibinigay sa amin. So sa laro ni Chris Newsom, hindi pwede yun lang ang kapalit. So ito nga pala mga lods ang gusto nga nila ng Meralco Bolts. So si Gio Halalon pala ang gusto nilang makuha dito sa Magnolia Chicken Templados kasama itong si Abo Trotter. Dahil din sa guard position skill nga nitong si Gio Halalon, kaya ito ang tinatarget nila kapalit dito kay Chris Newsom. So syempre hindi rin ito ibibigay ng Magnolia Chicken Templados. Alam naman natin kung gaano ka kalaki ang tulong ng isang Gio Halalon sa Magnolia Chicken Templados. Kaya ngayon hindi nga ito natuloy itong trade transaction patungkol dito kay Chris Newsom na mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templado sa ayon dyan sa sinabi nitong si Coach Luigi Trillo sa report ng PBA Insiders. So ngayon naman mga lods, alam natin na in-offer din itong si Chris Newsom dito sa Barangay Ginebra San Miguel. So hindi pala totoo dito mga lods na si Mia o itong si Jeremiah Gray ang kanilang ino-offer. Ang ino-offer pala nila dito ay itong si Bon Pisumal at saka itong si Sydney Onuoberi. So ito rin mga lords, so si Bon Pisumal at saka si Sydney Onuoberi. So kung si Bon Pisumal naman mga lords, alam natin na mayroon itong tira sa labas din at saka maganda rin ang opensiba nito. Kaya lang limitado nga ang nagiging minuto nito kaya ito tinanggihan din ito ng Meralco Bolts. At lalong-lalo na kasama nga itong si Onuoberi. Sabi pa nga ni Coach Luigi Trillo, so hindi patas kung itong dalawa ang kapalit lang ng isang Chris Newsom. So alam natin na itong si Chris Newsom mataas yung kalidad dito bilang isang player dahil naglalaro nga ito sa Gilas Pilipinas. Kaya malaki rin ang paniniwala ni Coach Luigi Trillo na hindi patas pag itong si
si Neon Wobiri lamang at saka itong si Bonpi Sumal ang kapalit kay Chris Newsom. Kaya itong mga loads ngayon ay no-fair naman ng Northport Batang Pier itong si GM Calma at saka itong si Joshua Monson, which is itong mga loads ayon dito sa mainit-init pang balita ay nagustuhan ito ayon ito kay Coach Luigi Trillo. Now nakahanap kami ng trade partner for Chris Newsom. Final na to. Yan na ang destination ni Chris, maybe in the middle of the Philippine Cup or pagkatapos ng conference na to. Pero sure that next conference hindi na meral kong isusuot na jersey number ni Chris Newsom. So ito nga mga lods, itong dalawang player naman ng Northport Batang Pier ang ibibigay nila itong si GM Calma. Dahil ayon nga sa kanya dito mga lods, itong si GM Calma ay kaya nitong maglaro ng 4 hanggang 5 yung position. Kaya nga okay ito para dito sa Meralco Bots. At itong si Joshua Monson naman mga lods, ayon din dito kay Coach Luigi Trillo, ay malaki ang capacity nito bilang isang gwardya. So matalinong gwardya nga daw itong si Joshua Monson. So ito nga mga lods ang sinabi ni Coach Luigi Trillo regarding dito sa report ng PB Insiders. Nagustuhan naman namin ang inoffer din ng Northport kay Chris. Actually dalawa yan, si Joshua Monson at GM Calma. At saka itong Monson is a good point guard and Calma kaya niyang maglaro ng 4 hanggang 5 position. So 4 and 5. Kaya nag-okay na din kami kaysa sa offer ng Mags at saka Hinebra. So ngayon nga mga plods, sa tingin natin ba final na ba itong magiging destination ni Chris Newsom? Mapupunta nga ba ito dito sa Northport Batang Pier? Dahil dyan sa mga pahayag ni Coach Luigi Trillo regarding dyan, so parang papunta itong si Chris Newsom dito sa koponan ng Northport Batang Pier. So magkakaroon na ng tandem si Chris Newsom at saka itong si Arvin Tolentino. So ganun papalakasin itong Northport Batang Pier pag nagkataon nga mga lods na mapunta itong si Chris Newsom dito sa koponan ng Northport Batang Pier. So alam naman natin kung ano ang kaya ng isang Chris Newsom, lalong-lalo na sa point guard position ng mga lods at shooting guard din ito. Talagang mayroon bubuga din talaga itong si Chris Newsom. Kaya good luck na lang dito sa Northport Batang Pier kung sakasakali nga talaga papunta itong si Chris Newsom dito sa koponan niya at hindi naman maitrade itong si Arvin Tolentino. So malaki ang posibilidad talaga mga lods na itong Northport Batang Pier ay magiging championship contender. So sana nga lang mga lods hindi na magbago itong kanilang trade proposal na ginawa nila, na dahil ngayon nga dyan nag-okay naman itong Meralco Bulls kaysa naman daw matulad kay Nards Pinto na na-expired lang kontrata, wala silang nakuhang kapalit. So ito yung kinakatakutan ngayon ng Meralco Bulls na pag nag-expired nga itong kontrata ni Chris Newsom sa kanila ay mag-explore ito sa free agency. So ito nga mga lods, hanggang ngayon ay trade rumors pa rin ito. So maraming salamat hanggang sa muli natin mga basketball updates. Thank you very much. God bless you all. Bye-bye.